Yes, another tanggap na ganap. Sa video natin ito, ipapaliwanag ko kung bakit sa torno kami nag-a-align ng mga ganitong klaseng tama ng center post. Mas kampante naman kami sa pag-align dito sa torno pag malakihang tama. At maraming Rangers na nagagalit sa reels ko ng ganito. Hindi rin naman natin masisisi, lalo na hindi applicable or hindi sila nagre-repair ng ganito. Gusto nila, bumili na lang ng diretsyong bago. Gusto ko magpaliwanag sa mga comment nila pero parang nagdurugo yung mga ilong ko. Baka marunggarmar pa ako, mapagalitan na naman ako sa misis ko. English teacher. Shout out sa'yo. Kaya hinahayaan ko na lang talaga. Ulitin ko na naman ha. Kanya-kanya tayong diskarte sa paggawa. Marami din gumagawa ng ganito na hindi na iniinitan. Pinipress lang nila. Relili nating masabi na bumili na lang ng bago kaysa ipagawa yan. Marami din bibili sa aftermarket. Kaya yung gawa namin dito ay walang sapilitan yan. Nagbibigay pa kami ng options kung paano gagawin, di ba? So before we start this process, char English. Diniscuss po namin sa mga customer namin kung ano yung tatlong options na magagawa namin. So una, bumili ng bagong poste o center post. Yun yung unang option namin na binibigay. Pero, minsan, huli na namin yan binabanggit at maraming beses na kaming nadali ng customer ng mga pilosopo. Sasabihan lang kami na, kaya nga dinala dito para maremedyohan tapos pabibilin nyo kami ng bago. Eh, kung ganun laang, eh, di na sana kami nagpunta din eh. Ganon, ramdam di ba? Second and best option talaga is fabricate a new center post. Yes, gumagawa din naman kami ng mga new center post at ma-assure namin sa inyo na talagang mas matibay sa original. Kasi gamit namin is ang solid shafting. Ang original C-post or center post po ay hollow like pipe lang, tubo, kamo. Ang price naman depende sa motor yan. Since may mahaba at maiksing C-post, pwede nang mapag-usapan yung presyo niya. So, bigyan ko lang kayo ng price range sa fabrication ha. 11213, yun. And lastly, this process. So, i-align ang center post. So, yung pinakamura, pero dito kami sa torno gumagawa or sa milling kung saan kami kampante. Yes, maraming nagsasabi na di perfect, di matibay. Pero bakit marami pa rin nagpapagawa sa amin ng ganitong proseso, di ba? Kasi pinapaintindi namin sa mga customer namin, affordable, at ina-assure din namin na hindi basta-basta mapuputol yan. Huwag ka lang bumangga ulit. Ingat ka kasi. Ride safe. Marami kasing klase ng bakal sa mga hindi nakakaalam. Yung bakal na ginamit dito sa mga center post is mild steel or cold rolled steel. Yun. Ito yung klase ng bakal na pinakamababang carbon content. Mababang carbon content na bakal, tinatawag din itong mild steel dahil sa mababang lakas, mababang tigas. Di kasing tigas ng ulo mo. Ito ang pinakapangkaraniwang uri ng bakal na mabibili natin dito sa Pinas. Kahit saan kayo, sa mga hardware, meron kang mabibili niyan. At ang mga katangian ng materials nito ay katanggap-tanggap para sa maraming aplikasyon. Ang mild steel ay may carbon content na nasa pagitan ng 0.16 at 0.19% maximum na yan. Na may medyo mataas na melting point na nasa pagitan ng 1,450 degrees Celsius hanggang 1,520 Celsius. O, nag-metallurgist na naman tayo ha. So, ibig sabihin, pwede at applicable ang pag-welding at pag-preheat sa ganitong klase ng bakal. Payo ko lang para hindi rin magbago ang tibay ng o tigas ng bakal. Duwasa na lang basain agad kapag iniinitan o wini-welding. Dinagdagan pa namin ng tibay yan sapagkat yung original na sipos is bottom part lang yung welding. Dito, wini-welding din namin yung bearing area at nakapix na sa telescopic holder. So, yun lang. Happy 20K followers, si Machinist. Thank you.